Lalong-lalo na ngayon mga ka-agrin, napakamahal ng abono kasi ito, napaka first class na fertilizer. So sa ating mga garden, sa ating mga bulaklak, lahat. Daming timig, sakusakong abono yung makukuha natin. Yan o. So yan o, mga bulat. So ito lahat halos ano na siya ng parang na natin siyang ilagay sa gilid ng ating papaya. Or... mga ka-agri, magandang umaga. So dito tayo sa puno ng tibig. So kilalanin natin mabuti itong tibig. So hindi lang siya libreng prutas, hindi lang siya libreng makakain ng tao, kasi nga sa mga unang video ko, marami na akong video doon kung ano yung pwede nating gamitin dito sa tibig, kasi karamihan dito ay hindi pinapansin. So napakadami sa ating mga lupain, sa mga paligid, kung saan saan tayo makikita natin to. So wala masyadong halaga sa hindi masyadong nakakilala dito. Pero sa amin, dito napakahalaga nito. Kasi ito nga, hindi mo ito maubos ang puno. So marami pa doon sa paligid. Hindi mo ito maubos kung kayo-kayo lang yung kumakain nito. So dito kasi sa amin, kukunti lang kami. Kasi yung iba takot nga dahil doon sa ang sabi ay may lason or ano. So ito mga ka-agri, ano ko sa inyo, yung ano yung pakinabang ng tibig. So tinatawag to na wild pig. So water tree. So kadami. So ibig sabihin nito, pagka mayroon ka sa bakuran nito o sa lupain mo, ay napakaswerte mo para sa akin. Kasi hindi lang natin to kakainin, lalong-lalo na ngayon mga ka-agrin, napakamahal ng abono. Kasi ito, napaka first class na fertilizer. So sa ating mga garden, sa ating mga bulaklak, lahat-lahat na ang pakinabang nito, hindi lang na makain natin or ano pa. So ito mga ka-agrin, kung nakikita ninyo, ang kanyang puno ay napakalusog na hindi naman siya inaalagaan. Bakit? Nagsisilp-finansya. So ibig sabihin, ang makukuha natin dito sa ilalim niya, ano pa kaya kung ipunin natin to? So ibig sabihin, ipunin natin na i-process talaga natin. Ang ginagawa ko lang dito ay kinukuha ko yung kanyang natural na organic. So ganito siya ka taba. So dadalhin natin to sa ano at iabono. So ngayon mga ka-agri, kukunin na natin to. So libreng abono. So ano pa kaya kung i-process? Pwede din natin to siya i-process pagka mahinog kasi to. Pwede natin siya ipakain sa vermico. Sa ilalim nito yung mga bulati na ligaw. So takbo ayan oh. So mga bulati na local or nandito lang sa paligid. So sila ang nagdi-decompose nito. Para mas madali. Napakalibreng organic. So saan ka pa mga ka-agri? Kaya wag nating sayangin yung mga puno na makikita natin ganito, kasi ang pakinabang nito ay hindi lang doon sa pagkain natin, hindi lang sa herbal medicine, kasi ito herbal medicine to. So pwede mo siyang sanga or ugat nito, tadtarin mo, patuyuin mo, tapos ilaga mo. So maraming kahit i-research ninyo kung gaano siya ka epektibo sa mga sakit-sakit natin. So hindi lang natin talaga alam kung ano pa yung benepisyo niya. Pero sa akin, sa bunga, sa sanga, sa dahon nito pwedeng gulayin. So ito pa, pwede tayo dito kumuha ng tubig kung nasa bundok tayo, kasi magpo-produce din siya ng tubig. So next vlog natin ay i-ano natin yun. Ito, hindi siya na-decompose masyado kasi hindi siya nakabagsak sa lupa. Pero pag nakabagsak siya sa lupa, lalapitan siya ng ating mga bulate or yung tinatawag natin na mga lago sa ilunggo. So ito mga ka-agri, libreng abono. So ito yung solusyon natin mga ka-agri sa pagmahal ng abono. Nandito lang sa paligid, huwag natin masyadong tangkilikin yung synthetic, kasi nga doon wala tayong laban doon. Kahit anong sigaw natin, baba ang presyo, wala, dito libre. So ano pa kaya kung
decompose natin to, i-process natin to. Napakadaming timig, sakusakong abono yung makukuha natin. Yan o. So yan o, mga bulate o. Sila ang nagpa-process na mapadali. So ito lahat halos ano na siya ng parang bito. So, saan ka pa? So kung sakusako lang, kung marami kang puno nito, kaya yung paligid, libre to mga kaagri. Yun ang kagandahan, libre. Makakain muna, magugulay po pa yung talbos, magiging gamot pa yung or herbal medicine pa yung sanga niya at saka yung ugat niya. Walang sayang. So ito, pahalagahan natin to kasi darating din ang panahon na maunawaan natin lahat na kung gaano siya kaimportante. So nag-ano siya, parang nagpapansin na siya sa ngayon. So lahat ng bagay, pagpa-farming, may paraan na sa paligid lang, hindi lang natin masyadong napapansin. So ngayon ay abono natin doon sa ating papaya. So pa, ito kasi malapit lang yung ano natin, taniman natin. Pabalik-balik lang tayo dito. Ang dami oh. Libreng organic. Saan ka pa? Decompose na decompose siya dahil doon sa bulate. Ayan oh, may bulate pa oh. Sila yung nagde-decompose nito. And then next day, balikan mo rito, kunin mo yung sa taas. Sa taas lang yung kunin mo. Pero magpaalam ka sa puno kasi siya ang nag-process nito para sa kanya to. Huwag mo lang ubusin. Ang gandahan pa nito mga kaagri ay tuloy-tuloy yung pagbunga niya. Tuloy-tuloy yung pagbunga niya. Pagka may hinog na to, kukuha na naman tayo ng kunti. Ibuburo na naman natin. So para pangkain natin, halo natin sa mga gulay-gulay, karne, pagluluto natin. Pwedeng-pwede. Sa mga nagsasabi din na lason to, ay ito buhay pa naman kami. Ay ito si Mac makasama ko. So depende na lang din sa inyo. Ito mga kaagri, bunga na din to. Sunod. Ito, tuloy-tuloy yan. Pagka nawala to, nalaglag to, ito na naman, magbubuo na naman to. So ito yung karakter ng prutas na napaka ano, napakagandang karakter. So ang dami natin makukuha pang organic. So ito lang, puno na yung ating lalagyan. So huwag na tayong masyadong gagamit ng synthetic. So ayan, i-apply na natin. Kasi pwede na natin itong i-apply diretso. Kung i-stack natin, pwede natin i-air dry. So apply na natin to diretso. Apply. Pwede din natin air dry, stack muna. Pero ito, organic na organic, hindi tayo matatakot. So pwede na natin siyang ilagay sa gilid ng ating papaya. Or anong klaseng tanim. Ito, itong nakaano, lagyan natin. Itong nakabint na. Lagay mo lang sa gilid. Napakalaking ano na yan. Napakalaking bagay na yan. Saan ka pa? Libre kasi. Oh, hindi lang sa libre na ano natin. Napakataas ng nutrient na makukuha natin dito. Mataas potassium to kasi prutas na siya doon. Tapos na decompose pa siya ng ano, ng tawag nito, verme. So yun mga kagre, tingnan mo yung puno ng tibig. Napakalusog niya kasi nga ito lang yung ano niya, kinakain niya. So itong kakao, lagyan din natin. Nagkay mo lang siya sa paligid. Pwede i-cultivate mo din. Pero kakultivate lang kasi nito, lagyan lang natin. So napaka ano, napakagamot. Yan, kita mo yan. Napakalusog ng ating mga ano. Kasi libre nga abono natin. Hindi tayo masyadong magagastusan at saka natural organic. So yun lang naman mga kaagre. Sinishare ko lang na pwede natin gagawin. Share din natin sa mga hindi pa nakakaalam. I-try nyo. Huwag nyo munang husgahan ka agad na magsabi kayo na content lang, content hindi. I-try ninyo. Yung strawberry nga natin doon, oh, kung titingnan natin, nagbubulaklak na siya. Tara, tingnan natin.
ka dito. Nung una, walang naniniwala sa akin dito na dito sa Isabela, napakainit na lugar na magbubunga yung strawberry. Pero ngayon, hindi pa naman siya nagbunga, pero nagbubulaklak na siya. So, lagyan din natin. Sabit na lang. Lahat naman mga ka-grape, pagka open-minded lang tayo, ay marami tayong magagawa na hindi tayo na masyadong gagastos. So ayan, kulang. Babalik tayo mamaya dun. Libre lang kasi mga ka-grape, hindi ka matatakot. At saka, sobrang effective. Tingnan mo, tingnan mo to. Oh, nagbubulaklak na siya. So ibig sabihin, pollinators na lang inaantay natin. So kasabay naman siya sa mangga, walang problema, maraming pollinators. So mainit na lugar to, pagkasakto lang siya sa pagkain, magagawa at magagawa mo. So yung ating kinuha at kukuha, kukuha pa kami ulit para matapos namin dito. So yun lang mga kagre, napakasimple lang ng farming kung open-minded lang talaga tayo. Kung ano yung pwede natin gawin. So wala namang masama, subukan nyo. At ako 100% na nasubukan ko. At makikita naman natin yung aming mga ginagawa ay yung update niya ay andyan. So ito nga ang strawberry ay sa Isabela daw ay hindi magbubunga. Pero ngayon, masusubukan na natin. Napaka-healthy niya. So may synthetic tayo pero paunti-unti nating binabawas. Kasi wag nating biglain. Kung sanay na yung bukirin natin or taniman natin ng mga synthetic, huwag nating biglain to, unti-unti nating ibaba. So ito na yung mga pwede nating gawin, yung tibig, vermicasting, ayun may upload na ako diyan. At kung ano-ano pa yung natural decompost, lalong-lalo na sa mga chicken manure, may mga ginawa na rin tayo. So ito kasi natural talaga na nagiging organic, pwede mo na diretso gamitin. Or mag-ipon ka air dry mo. So dadami at dadami ang iyong organic fertilizer. So mga kagre, maraming salamat ulit sa kunting idea na naibigay namin sa pagsama. So ayun, alagaan natin yung ating mga tibig. So magandang araw mga kagre.